Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Isama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos. Isama din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang kapayapaan sa Israel at sa buong mundo. At ganun din, alalahanin po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang misa para sa kaluluwa ni Reverend Father Julito Geraldo. At lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacyong ang kadakila ay dito nakamit ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat,
ang pinawawalan sala sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot na Diyos laban sa lahat ng karapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisil sa katotohanan sa pamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang may daydayan. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pasalamatan man. Sa halip, nagkahakaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmumarunong, ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambay ng mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop, ng may apat na paa at ng mga nilalang nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinimba nila at pinaglingkuran ang nilalang salip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tungunan, ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulan walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. Wala ring naririnig na kahit anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yung tinig. Ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Sa araw pong ito ay ating ginugunita si San Ignacio ng Antioquia, obispo at martir. At napakinggan po natin sa ating ebanghelyo na sinabi ni Jesus sa mga Pariseo. Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Alam ni Jesus ang nilalaman ng kanilang puso at isip. Kaya nga hinahamon sila ni Jesus na linisin muna nila ang loob ng tasa bago ang labas. Linisin at baguhin ang kanilang kalooban. Baguhin at linisin ang kanilang hangarin, ang kanilang pag-iisip, hindi mapagpakunwari, hindi pakitang tao. Ito rin ang hamon ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ang linisin ang ating kalooban. Paano natin malilinis ang ating kalooban? Siyempre, unang-una, ay kailangan muna nating tanggapin na tayo ay marumi, na tayo ay hindi perpekto, na tayo ay nagkakamali, na tayo ay nagkakasala. Doon natin sisimulan yung ating pagbabago. Pag nakita natin yung ating mga kahinaan bilang tao, sabihin natin, parang masyadong mainitin ang ulo ko, parang masyado akong materialistic, ako ay palamura, ako ay mapanakit. Pag nakita natin ito, unti-unti nating tatanggalin ang maruming bagay na ito sa ating puso, sa ating buhay. Sisimula natin ang ating paglilinis. At huwag rin tayong masyadong ma-obsess sa panlabas na kaanyuan. Totoo, kailangan nating mag-ayos, kailangan nating magbihis, kailangan nating maging presentable. Pero huwag naman sana dyan nauubos yung ating atensyon. Sapagkat kukupas din yan, lilipas din yan. At usong-uso po ngayon sa Facebook, yung AI, kung alam po ninyo, ano? Yung photo lab, nakita ko yung mga kaibigan ko, ang gaganda at ang gagwapo na Facebook. Ano? At dami yung tuwang-tuwa, wala naman pong masama, ano? Wala naman masamang mangarap. Ganda, napakaraming gandang-ganda at gwapong-gapo sa kanilang sarili, gandang-ganda at gwapong-gapo sa kanilang katawan, sa kanilang mukha. Okay lang naman, wala namang masama. Kaso, pagkatapos, yun na, balik sa realidad. Nalulungkot, ayaw nang makita ang sarili sa salamin sapagkat napakalayo naman talaga sa photo lab. Ano? Pero mga minamahal kong mga kapatid, dapat alam natin na mas maganda tayo, mas maganda ka kayo, mas gwapo tayo sa kaysa dun sa nakikita natin sa photo lab. We are more beautiful and more handsome than what we look like sa photo lab. At dapat alam nyo kung bakit. Bakit? Kasi yan yung totoong kayo. Ito yung totoong tayo. At mahal tayo ng Diyos na ganito. God loves us for who we are and accept us for who we are. Kaya sana, tanggapin ninyo ang inyong sarili. Mahalin ninyo ang inyong sarili. Kung may bilbil man, okay lang yan. Kung may wrinkles man, okay lang. Kung kumulubot na ang balat, okay lang. Sapagkat tayo yan, bahagi natin yan. Hindi natin yan dapat ikinakahiya. At ang mas pinagtutuunan natin ng pansin, meron man tayong bilbil. Hindi man tayo perpekto ang katawan. Hindi man tayo ganun kaganda o kagwapo. Maganda naman yung pag-uugali natin. Ito yung tinitingnan ng Diyos. Hindi yung ating physical na kaanyuan. Hindi kung paano tayo tinuturing ng tao, tinitingala ng tao, kundi paano ba tayo makitungo sa tao. Ano bang nilalaman ng ating puso? Ano bang nilalaman ng ating isip? Diyan tayo huhusgahan ng Diyos. Kaya po, nararapat lamang na isabuhay natin ang ating pagiging Katoliko.
dahil dito tayo magiging totoo. At sabi po ni San Ignacio, it is right, therefore, that we not just be called Christians, but we actually be Christians. Hindi lang tayo nagsasabi na tayo ay Katoliko Kristiyano, kundi nakikita sa ating buhay ang ating pagiging alagad ng ating Panginoong Hesus. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo, na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ay parangalan, siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit na siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang makas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa nakakasama.
tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang aking buhay, alam.
mga tupa. Handa kong ibuwis sa lahat ng sakin, alang-alang sa iyo kaligtasan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa kapayapaan. Panginoong Jesus, ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Sa panahon ngayon, ang buong mundo ay nasusubok sa paggambala sa kapayapaang iyong bigay. Tulungan mo kami na laging manalo ang kapayapaan laban sa karahasan at digmaan. Idulot mo na maging ligtas ang buhay ng bawat isa sa amin, saan mong panig kami ng mundo naroroon. Hipuin mo ang puso ng bawat isa, upang ang pananampalataya ang manguna kaysa pansariling interes. Hinihiling namin ito sa panalangin ni Maria, ina ng kapayapaan at sa pamamagitan ng iyong matimuyas na pangalan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine.
Ikalawa, ipinaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansan Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Klaygo, clean as you go sa pambansan Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po natin tandaan na ang pambansan Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula sa ika-isa hanggang ika-siyam na Nobyembre at buong buwan nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-anim, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa ika-25 ng Nobyembre para sa lahat ng mga 12 taong pataas na wala pang kumpil, kayo ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang ika-7 lamang ng Nobyembre. Ika-7, ngayong araw, ika-17 ng Oktubre, ay gagawin dito sa pambansan Dambana ang araw ng pananalangin at pagsasakripisyo para sa kapayapaan at pagkakasundo ng mga bansang may alitan at kaguluhan. May banal na oras naman sa ika-8 ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa.
Salamat sa Diyos. Ang mahal, narito kami, awit-awit ng Ave Maria.